ang prior provincial ng mga Dominicano sa Pilipinas, Father Jack, mga minamahal kong kapatid na pari, mga madre at mga minamahal kong kapatid kay Kristo. 15 taon na pong pari si Father Jack, kaya tayo naririto. At dahil 15 taon, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kasi si Father Jack mismo magsasabi na pagkatapos ng 15 taon, ay Diyos lang talaga ang nagpakilos sa kanyang buhay. Diyos ang nagbigay sa kanya ng kalendaryo na 15 taon. At hanggang ngayon ay binibigyan pa rin. Paano natin nakikilala ang isang tunay na pari katulad ni Father Jack? Kung meron pong 3 billion men sa buong mundo at kasama doon yung mga pari, paano natin makikilala yung pari sa hindi pari? Baka ang sabihin natin ay damit. Baka sabihin natin ay yung kanilang sinusuot sa misa. Yun na lang ba talaga? O pwede nating sabihin ang tunay na pari ay magaling mag-homily at magaling sa liturgy katulad ni Father Jack. Yun ba talaga? O yung mabuting pari ay kontra sa contraception, sa abortion, sa divorce. At mayroon siyang malakas na paninindigan laban dito. O yung totoong pari ay palaging nasa labas at tumutulong sa mga may hirap. O yung totoong pari ay katikista sa parokya. Yung totoong pari makikilala mo sa kanyang Roman collar o kaya sa kanyang simpleng buhay. Yung totoong pari hindi kumakain ng masasarap masyado. Yung tunay na pari ay sanay sa mga dukha. Yun ba yun? Sasagutin ko po yung aking sariling tanong. Si Father Jack, 15 years. Ako, 36 years. At siguro yung 36 years ko ng experience ay pwede kong ituro kay Father Jack. Paano makikilala ang isang tunay na pari kasama ang ibang kalalakihan? Ang una ay private integrity. Yung sumusunod ako sa 10 utos ng Diyos kahit walang nakakakita. Yung naniniwala ang mga tao sa akin na 10 nga ang utos ng Diyos kasi alam na mga tao na tinutupad ko, sinusunod ko yung 10. At hindi ako humihingi ng exception. Na hindi ito siyam kasi pari ako. Na hindi ko dinadagdagan na 11 o 12. 10 lang talaga para sa lahat. Ang ibig sabihin po ng private integrity ay masunurin doon sa utos, kalooban ng Diyos. Yun lang ba? Ang pangalawa po sa ating panahon ay social justice. Hindi ho maaaring maging tunay na pari ang isang lalaki kapag siya ay bulag sa panaghoy ng mga nahihirapan. Kapag mayroong nahihirapan at walang pakiramdam si Father, taksil siya sa kanyang pagiging father. Ang ibig sabihin po ng social justice ay hindi talaga pantay-pantay ang pagtingin ng pari, sapagkat mas mabigat at mas mahalaga ang tingin sa mga dukha, sa mga nasa laylayan, sa mga nakalimutan. Yun ang tunay na pari. Pangatlo ay community. Ang tunay na pari ay kapatid ng pamayanan. Totoo, siya ay tatay natin. Subalit, alam natin na bagamat nag-iisang matulog si Father, alam natin na walang asawa at anak si Father, pero alam din natin na ang lahat ay maaaring kaibigan ni Father, ang lahat ay maaaring anak ni Father,
sapagkat siya ay para sa sambayanan. Nag-iisa siya, iniwanan niya ang pamilya para sa sambayanan. At yung pag-iisang yon ay hindi dahilan para humingi ng dagdag na sweldo o dagdag na atensyon o dagdag na bigay. Sapagkat yung pag-iisang yon ay dapat na sakripisyo. Una, masunurin, lalo na kung walang nakakakita. Pangalawa, mapagmalasakit at hindi pantay ang tingin sa lahat sapagkat mayroong dagdag na tingin, mayroong dagdag na atensyon, may dagdag na panahon, may dagdag na ibinibigay dun sa mga hindi makapagbibigay. Pangatlo ay pamayanan. Hindi lang siya dapat nag-iisa, kundi kasapi ng ating pamayanan. At pangatlo, lalo na sa ating panahon, gusto natin ng paring masaya. Gusto natin ng paring masaya. Hindi natin kailangan ng paring komedyante. Sapagkat kung komedyante na lang kailangan natin, manood na lang tayo ng TV. Ang kailangan natin ay paring masaya na palaging nakikita ang tunay na kagandahang loob ng Diyos. At saan nagmumula ang kanyang pagiging masayahing pari? Sa diwa ng pagpapasalamat. Na palagi ako magpapasalamat kasi napakabait ng Diyos sa akin. Mga minamahal kong kapatid, ano ang sukatan ng tunay na pari? Hindi ko masyadong masagot ng iisa lang. Una ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, lalo na kung walang nakakita, pagmamalasakit sa dukha, kaibigan ng pamayanan, at paring masaya. Pero kung tatanungin niyo ako talaga at pipilitin niyo ako, andun talaga yung batayan ng isang tunay na pari, sasabihin ko sa inyo, the real priest loves his enemies. Ang sukatan ng tunay na Kristiyano, love your enemies. May enemies ba si Father Jack? Ayaw niyong tanggapin kasi kaibigan tayo lahat dito. Pero mayroon. May enemies ba si Father Sok? Alam niyo naman ang sagot. Pero ang tunay na sukatan, ang tunay na pagkapari ay babasbasan mo yung kaibigan mo at babasbasan mo rin yung kaaway mo. Ang tunay na sukatan ng pagkapari ay susundin mo yung 10 utos ng Diyos. Kahit nandito na naman itong kaaway na to na pinahihirapan ka, 10 utos ng Diyos pa rin ang susundin ko sa harap niya. Kahit nang gigigil ka na, 10 utos pa rin ang susundin mo. Ang ibig sabihin ng 10 utos ng Diyos ay susundin ko ito sapagkat ito ay batayan ng aking pagmamahal. At darating na yung mga kaaway mo ay kasama dun sa mga nangangailangan, bibigyan mo pa rin yung kaaway na to. Bibigyan mo pa rin yung tichismosong ito. Bibigyan mo pa rin yung basher na ito. Pagdadasal mo pa rin itong troll na ito. Kasi siya yung sinabi ni Jesus sa iyo na mahalin mo. At kung talagang pari at alam mong siya ay kaaway o nagpapahirap sa iyo o naninira sa iyo o sumasaksak sa likod mo, ay magpapaselfie ka pa rin. Ngingiti ka pa rin kasama. Hindi ngiti ng ipokrito, kundi ngiti ng isang nagsisikap na mahalin ang kanyang kaaway. You can answer the question in many different ways. You can say the real priest is a victim of the Lord. You can say the real priest is a priest who prays. You can say that the real priest is the servant of the community. But my years of priesthood has taught me
that the essence of priesthood is loving your enemies and looking at your trolls, looking at your bashers, looking at your calumniators, looking at the liars against you, and be able to say, I love you. And to be able to say, may God bless you. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay sumisikat sa masama o sa mabuti, kung ang biyaya ng Diyos ay sumisikat sa makasalanan at sa banal, ang biyaya ng pagkapari ay dapat na gamitin sa kaibigan at sa kaaway. Ang biyaya ng pagkapari ay dapat gamitin sa mga madaling mahalin at sa nagpapahirap mahalin. Ang biyaya ng pagkapari ay dapat na ibigay sa kaibigan o sa kaaway, sa madali o sa mahirap mahalin, sa malayo o sa malapit, sa mga pumapalakpak o kaya ay nagmumura. Makikilala natin ang pari sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanyang kaaway. Father Jack, salamat sa 15 taon. Salamat sa pagmamahal sa mga kaaway. Salamat sa pagbabasbas sa lahat na walang pinipili. Salamat sa pagbabasbas sa mga humihilom at nagpapakain sa iyo. Salamat sa pagbabasbas sa mga nananakit at sumasaksak sa iyo. Salamat sa paglilingkod sa mga tumutulong sa iyo. Salamat sa paglilingkod sa mga nagpapabigat sa krus na pasan. Sapagkat yun talaga ang tunay na batayan ng isang alagad ni Kristo. Priest of God, love your enemies.